Bakbakan natin. But JB, this match is going to be Lilgun versus Talon. So, let's talk about Lilgun and Talon, yung mga naging run nila last time. For Lilgun, nababalitaan ko kasi usually sa Western Europe kami nag-cast na doon. Mm-hmm. Nababalitaan ko, stable naman sila. Kahit pa paano. Sila-sila pa din yan sila-sila eh. Sila-sila pa din. Ah, whereas for Talon, nawala man si... Konting changes pero Talon. Parang okay pa din. Mm-hmm. Kahit pa paano. No? Pero big names pa rin yung mga kasama. Yung mga kasama nila. And hindi naman basta-basta yung pinalitan dito or yung pinalit dito kay Gabby. Savage, JD. No? It's 23 Savage, di ba? Na ang dami na rin naman. Andyan si Mikoto. Nandyan din si KP, si Hyde, and then si Q. Well, as for Lilgun, yung mga recent matches nila, I think, lalo na dun sa mga non-DPC tournaments, naging maganda yung resulta nila, no? Nakakatalo sila ng mga big names, big teams. So, I'm really looking forward sa dalawang teams na to. Now that Talon, kailangan nilang knowing na by paper, parang itong mga players na to, hindi naman biro talaga. And for Lilgun, matagal na rin sila magkakasama. So, different story for both teams. Pero isa lang yung aim nila dito. That is to gain a lot of scores dito sa DPC. Siguro experience together, I think Lilgun would have a advantage. Pero have an advantage. Pero for Talon, hindi ko alam ha. Baka kasi advantage maging... as an individual player siguro. Oh, individual experience player. Experience nandyan. Pero JB, bago ang lahat yan, since naka-recap na tayo sa ating dalawang teams at sa lower division or sa division 2, syempre pasalamatan muna natin ang mga sponsors natin bago ang lahat. Simulan muna! Syempre, na another than Steel Series, mga kaibigan, na wag na wag nyo nga kalimutan. Peripherals, basic na basic. Steel Series agad, hashtag, go for glory. And syempre guys, hindi lang yan, meron din tayong PhoenixBet, ayan, and PhoenixBet.io na po ang ating link dyan. If you want to bet on your favorite games and upon registration, gamitin nyo na po yung code natin na Lupon WXC. Meron dyang sports, esports, and a lot more na pwede nyong pagkalibangan. Pero syempre, as a word, libang lang guys. Libang lang. Bet responsibly. Bet responsibly po. At syempre, meron tayong Enervon Active. Take charge of your day with Enervon Active multivitamins packed with benefits such as immunity, energy, and mental focus. Bili na kayo ng Enervon Active sa Shopee or Lazada. And ayun, hashtag Enervon Active. Syempre, the next one, hindi mawawala ang Predator. Enjoy your next Dota 2 game anywhere and anytime with Helios 300. Get yours at Predator Concept Stores or at any authorized reseller near you. Hashtag, it lies within. And of course, The Armory. Saan pa ba tayo makakakuha ng goods na merch? Of course, dito lang yan. Get equipped with the recent or yung ating current na design, Pathetic Shitters. Ayan nga, meron tayo. May aabangan pa sila dyan. May aabangan pa tayong bago to be dropped on March 20. Yes, March 20. Malapit na. Diba? Malapit-lapit na. Ilang araw na lang. So, abang-abangan nyo na. Follow nyo na yung page ng The Armory and of course, yung kanilang Shopee. Abang-abang na kayo ng mga lalabas doon. So, Pero going back to the series, JB, no? Again, Lilgun versus Talon. There's a lot of things to look forward to dito sa dalawang team na to. As well as dun sa nagiging meta natin ngayon. Kasi dito sa lower division, since dalawang beses na ako nagkakas ng lower division, napapansin ko na parang ganun pa rin. Diba? May mga teams lang like itong Chubby Boys, itong Resurgence. Talagang they are aiming for that comfort zone. Like Ursa na pipig. Di naman ganun usual na napipig ng Ursa. High pick nila. Natanong ko din kay Dan yun eh. Yan. And then the Pangolier. Pero dito sa series natin, ang pinaka magiging tanong, ano magiging approach nitong dalawang teams na to. Lilgun, we all know for a fact na si Sanctity, may mga hero yan na talagang pag ibinigay mo, mahirap. Kontrahen, Lycan Picker for Lilgun. Anong approach ng both teams kaya dito? Tapos tingin mo. Snowball play or snowball meta kasi talaga ngayon. Kumbaga, tumatagal lang yung laro dahil nagpe-play safe eh. Ayaw lang talaga nilang mag-overcommit. Nagiging patient na yung mga players. Pero, syempre, andun pa rin yung fact na mas pinabilis na yung Dota due to that 15-minute shard. Talagang gusto na talaga ni Valve na makakita ng instant. Tapusin nyo na agad. Tapusin nyo na agad. Bakbakan kung bakbakan. Diba? So, tingin ko, yun nga,
maagang Dota ang makikita natin para dito ngayon. Lalo na si Dota to. Eh baka may kasabihan tayo, the early bird catches the early worm. Yo na nga. And syempre, early bird catches the early worm. Punta kaya tayo sa PNX sila magbet. Maaga na kayo magbet. Maaga na kayo magbet. Para maabutan nyo pa yung magagandang odds, di ba? So, ito. Bibigay ko ang corona sa'yo, JB, para ikaw mag-decide kung saan tayo magbet dito for the game number one. Ganyan lagi. Inuunahan ko na yung mga co-caster ko kung saan ba tayo kasi ayokong ako yung mag-decide. Ito ha, sasabihin ko sa inyo, maglilgan tayo. Ay! Maglilgan, kasi sa... Team ni Boss Aloyan! Naiisip ko kasi talon to. Pero... Lilgan to, alam mo bakit? Mm-hmm. May epekto pa si Dan eh. Ay, ganun? May epekto pa si Dan. Kasama ko mag-cast na. So, sinabi ba ni Dan na talon siya? May epekto. Hindi, may epekto. May reverse epekto pa yan si Kaya nga, so sinabi ni Dan na talon siya. Ano talon niya, no? Lilgan, let's go, guys. Lilgan tayo, mga sib. Meron pang epekto ni Dan to. Magtiwala kayo. Alam mo yan, no, mga nasa GC. Kung may gising na dun sa GC ng mga bettors, shout out sa inyo. And guys, pagka gumamit kayo ng code na Lupon WXC, PM lang kayo sa page. And then, sabihin nyo, gusto sumali doon sa group chat. Pwedeng pwede. Nagdadrop ng prediction sila, Kuya Nick doon, tsaka si Dan. Pwedeng pwede nyo ang kontra. So, basic. Sama-sama. Sama-samang matalo. matalo o manalo. Pero, anyway, yan nga, the draft is up. And yo, best of three series tayo ngayon. Grabe, Talon versus Lilgan sa mga kapasok lang. Guys, share na po yung live stream natin kasi simula pa lang ng araw natin ng bakbakan action dito sa Dota. So, start your day with, I think, a very good series. So, let's start for Talon Esports dito. They got the IO and the Storm Spirit and then the Mars. Sa kabila naman dito, they got the SK and the Grimstroke and the Snuffer. Alam mo, natutuwa ako na finally lumalabas ulit yung SK. There were times in, sa last meta na parang hindi ko nakita tong hero, no? Hindi ko nakita tong hero na to. No? Ang daming mas better. Pero since ito na nga, di ba? And what are you catch about this heroes for strong laner, kung papansinin natin. Sand King Grim or Sand King Snapfire, either way, okay sa lane dito nitong Lilgan. Mm-hmm. Tapos for Talo naman, Rubick Mars, sobrang lakas niyan. Pero Lilgan picking their comfort, ito na yung sinasabi ko. Ember Spirit, Lilgan, no? Whereas for Talo, naka-storm sila dito. So, Storm Ember, magkatapat sa mid, goods na goods yan. Pero, gaya na nabanggit ni Dan last time, yung Ember yung isa sa pinakamaganda ngayon sa meta. Aha, why is that? Buffed up yung Sleight of Fist niya. Mm-hmm. Buffed up din yung kanyang Flame Guard, which is sobrang magbe-benefit. Lalo ngayon, laban lang ng laban. And kung mataas yung protection mo with your Flame Guard and mataas na din ang damage mo sa creeps with your Sleight of Fist, there's a high possibility na mag-snowball ka din. Diba? Mm-hmm. So, depende na lang kung magagamit ba to ng Lilgan. Where, for Talon Esports, andun pa din yung Ayo tsaka Storm. Hindi natin pwedeng alisin sa isipan natin yung combo na yan. Isipin mo si Storm, meron siyang mana provider. Yes. Diba? Pag dalawa sila parehas nag-soul ring, ay, pag naubusan ng mana, dinaya. Pag naubus, mahal pa naman ang gas ngayon. Mahal no? ang gas ngayon. So, kailangan niya si Ayo dito. Ama, meron kang taga-refill, di ba? At gas talaga si Ayo dito. Kasi ganun din kay Mars. Mag-benefit din siya dito. So, I think, yun na point out mo na strong laners. Meron yung Talon Esports dito. Ang pinaka-napansin ko lang dito for Lilgan, there are a lot of ways to catch this Ayo in the first place. May SK silang pwedeng tumalon. May Ember silang pwedeng tumalon. And then, for their lanes, well, dami lang disables dito. Mm. There are a lot of ways then to catch tong Storm Spirit. So, I believe hindi sila maghihikahos kung paano kukunin itong Storm na to. So, it's all about yung sa kung paano nila execute tong laning phase. As we all know, ako talaga. Feeling ko bias ko ang Lilgan pag mga best, pang mga game one. Pag mga ones, game 1 no? Or mga best of 1 or basta sabagay, game basta sa game 1 talagang nabibigla sila ng mga kalaban nila. And for Talon Esports, take note, I would love to point it out na ni-review talaga nila yung Lilgan kasi hindi mo pwedeng basta okay Lycan. Lilgan lang yan, hindi pwedeng ganun eh. Tiny eh, no, nakaban yung tatlong nakaban lahat ng comfort zone ng Lilgan. Ito yung pinapoint out ko kanina na kapag kaso yung Ember nakalusot wala naman ni ganun. Bakit? Talaga hindi may mo lulusot, pwede iban lahat. Hindi pwedeng iban lahat, may lulusot at lulusot talaga. Pick pero yun nga JB, Lilgan kasi yung kung paano sila maglaro is talagang nilalagay nila yung sarili nila sa comfort zone nila. So
that's why Talon Esports, halos lahat ng binan nila dito, comfort zone ng Talon Esports. Whereas, for Lilgan, yung mga nasa meta, yung binan nila sa first phase. But, yung mga second phase, I think that is situational na, like Morphe, 23 Savage, diba? Ami, 23 Savage yan. Pero, looking for the last pick dito ng... Talon. Pero habang wala pa nga, Casey, sana i-share nila yung stream. Ah, feeling ko i-share na talaga kasi nila yan. Kasi sayang naman yung tatlo mong bangs. Ayun, no? Oh, naman, no? Sayang yung tatlong bangs ni Casey dito. Kahit i-share nyo lang para sa bangs ko, masaya na ako, diba? I-comment nyo na lang sa comment section. Bilangin nyo na lang yung bangs ko. Pero mag-share muna kayo ng live. Share muna kayo ng live, tama. Pero, uy, Monkey King, Kerry, tapos Medusa para sa Talon Esports. Gusto ko yung lineup nung Lilgan for real kasi yun yung tipo like ng Ember Monkey King. Kaya nilang lumaban agad. Pero for as long as maprolong to ng Talon, I think may possibility din silang manalo due to that Medusa. Pero yun nga, sobrang strong laning kasi nung nitong sa Lilgan. So I'm thinking na yung Lilgan baka magkaroon sila dito ng edge sa laning phase pa lang. Slight? So, kinakabahan ako para sa Talon. Baka hindi nila ma-stretch to a late game. But you have to consider na kapag ka may mga ganito kang kakampi, like si 23 Savage, diba? Sino bang pinalitan ni 23 Savage? Si Gabi last time. No? Mm. And ano ba yung common dito sa dalawang players na to? Yung mga heroes nila, yung mga heavy talaga, heavy farmer na carry. So, I think for Talon, yes, medyo kakabahan ka talaga sa heroes dito ng Lilgan. But I think yung way nila or napag-isipan na talaga nila kung ano yung magiging, kung paano tatakbo tong Medusa game na to. Yun kumbaga, talaga. They're playing with their strengths. Mm. Kumbaga, hindi sila nakabasing ngayon sa meta. Well, yes, technically, kailangan nila mag-play around the meta. Pero, andun pa rin yung comfort zone. Whereas, kumuha sila ng Medusa na farmer din, pero pwede siyang sumama. Mm-hmm. Diba? Pwede ganun siyang sumama. Ganun meta natin ngayon, James. Para one time, makakita ka na sobrang bilis na mga hero na, or yung fast pace ng mga heroes. Pero, there were times na parang biglang mag-pick ng Medusa, talagang distress nila. So, kasi, yeah, I think it depends sa team na naglalaro talaga. Kasi kung iisipin mo, okay nga naman ang Medusa. Kasi makakapag-farm siya ng mabilis kahit lumalaban yung apat. Kapag lumalaban yung apat, mas maaga nakapag-farm yung Medusa, mas maaga siyang sasama. Mm-hmm. Technically, maaga pa din yung Dota niya. Diba? Ganun yung nagiging mindset ng iba. Kaya uso yung Gyrocopter ngayon kahit hindi present si Ayo. Kung hindi ako nagkakamali, ginagamit yan ng Nigma. Ginagamit ng Nigma yan. Tapos, basta nakakapag-farm dahil nga dun sa, once makuha niya yung Aghanim, ang bilis ng farm niya, mabilis din siya makapag-dish out ng damage. Luna, TA, yung mga ganong klase ng heroes na mapapadalas na ngayon kasi nga, yun na yung ating makakasanayan talaga. So, talagang relax-relax lang tayo mga kaibigan. And, sino bang bet nyo dito manalo sa game number 1? Comment that down below. And, eto na, we're now going to our game. But again, this time around, it's gonna be Lilgan na itong team na to talaga parang ang tagal na nilang sumasali sa mga gantong liga na galing din silang Division 2 together with Talon. So basically, alam na nila din yung kung ano yung mga playstyle to. Pero that was way back. Ang months na before tayo magkaroon ng Tour 1. Diba? So marami na nagbago, nag-patch na. So another adjustment for both. Alam mo, meron pang trauma yung mga TNC fanboys dito sa Lilgan. Ay, ito, traumahin ka talaga. Ito yung sumira. Ito yung bumasag doon sa basag TNC. Basag sa issues. Basag sa you. Basag sa issues na nangyayari kayo sa Lilgan. Eh, no? Diba? Yun yung ano eh, alam ko sila yung nakipaghatakan sa TNC doon, di ba? So, well, that just happened. Kung di nga naman nangyayari yun, wala si, ano nga yan, wala nga yan si Gabi sa T1. Wala ngayon si Armel Exchange sa Panate. Exchange papers lang yung diba? Nangyari sa T1 tsaka sa Talon eh. Ayo, diba? Totoo. Exchange papers lang sila. Palit Kiri. Mm-hmm. Pero ayun nga mga kaibigan, going into this lane, KP and Hyde, magsasama talaga sila dito. Bakit? Para makapag-provide ng sustainability para kay Mars dahil mamaya ang sasamahan naman ni Ayo would be
itong Sea Storm. For sure. For sure lalo yan. Na pag kumukuha na ng mga stocks Sea Storm Spirit kasi as we all know for a fact na yung mga nudes ngayon is naka-buff. Yes. Buff na mga... Dream mo! Merong... anong pinaka... Ito ah, survey. Ano yung pinaka naiinis ka na neutral ngayon? Yung... Dito sa may baba. Feeling ko yung golem eh. Hindi ako naiinis sa golem. Wala akong problema doon. Iritang-irita ako sa may break. Ah, yung maliliit. Yung maliliit. Isipin mo, small camp lang yun. Pero ang gaganda ng mga equipped na spell sa kanila. Na may break siya, no? Yung isa may break, yung isa may disarm. Nakakainis diba? Nga. Sira daw ulo nun ah. Ako naman, yung neutral na ayaw ko, yung may ano, ogre ba? Na may blue nakasama? Ogre tapos, na may blue? Oo, ogre or... Ah, okay, oo. May stun shot 3 seconds, ang bilis ng cooldown, di ba? Nakakainis. Hindi ko pa na-encounter yun. So yun yung, lang. Yung may kasamang dalawang brown? Oo. Okay, yung frost, may... frost ogre yung isa. So... Hindi ko alam, mga tropa natin, ano kung anong kinakainisan nila dyan sa neutrals. Pero yun nga, yung correct. Point doon is version 2.0 na yung mga neutrals ngayon. Which is a good thing para sa mga heroes like Chen, o yung mga kumukuha ng units. But right now, wala tayong makikitang ganun. Mostly, comforts pa lang yung nakikita natin, mga comfort heroes. Mm-hmm. Diba? Kaya mga typical heroes pa lang din yung nakikita. Kasi syempre, DPC to eh. Yes. Wala tayong makikitang mga experimental heroes pa sa ngayon. Siguro, sooner or later, makakita tayo dyan para din naman mahasa nila. Diba? Yes. Mm-hmm. But this is... Pero recently, nakikita ko Enchantress. Enchantress. Nasa laning phase. I think makikita natin yon for teams like Execration. Yan, mahilig sila mag-position for na Enchantress. So, nandito rin sila sa DPC. Take note. Which is... May laban sila mamaya. So, abangan niyan, mga sir. Ay, papakita natin yung up next pagka lumabas na yung ads nila. Pero hanggat wala pa mga chillax-chillax muna tayo dyan. Para din malaman nyo kung saan kayo pwedeng mag-bet habang ongoing pa tong laban na ito. Mm-hmm. Diba? But pero, this is Sanctity versus Sanctity? Mikoto. Ooh, and si Mikoto, isa sa mga dito sa scene. Sa sea, oh. Na parang matagal na sa scene. And matagal na rin na mid-player, diba? Ever since may boom. O, sila pa yung original boom, right? So, Mikoto, fanboy talaga ako pagdating sa mid lane. Actually, same tayo diba? Na may times boom, na... Boom Esports pa lang, or Boom ID pa lang. Boom ID. Diba? Boom ID nga yun. Diba? Dati. Boom Indo kasi yun eh. So ngayon, baka mag-boom PH na yan. Boom PH na. Joke lang. Hindi, boom esports na eh. Boom esports na. Hindi pwedeng maging boom PH yun kasi nandun si CEO FBC. Ah, si FBC. Siya yung CEO doon eh. Pinamasahay pa ni Tim siya. Pero, wait, naita mo ba yun? The body blocks is way too good. Kaso buti na lip ni Q. Itong si Tropa to save Medusa. Konting explanation lang kung bakit nga ganito yung laning na si Rubik yung sumama si Medusa. Hindi kasi makakakuha ng value si Medusa with this IO. Mm-hmm. Kumbaga parehas lang sila magiging stable dyan. And ang gusto nga ng Talon ngayon, kahit papaano, mabalanse yung safe lane nila. Pero wait lang, Kishka! With the first blood, speaking of which, patay na nga si Q. That's gonna be the first blood. Brought to us by PNXBet. Don't forget to register using our code LUPON WXC. Mga kaibigan, huwag niyong kakalimutan na pag may katanungan, mag-PM lang sa QNX page. And always remember, bet responsibly, bet responsibly mga sir. Lalo lang. Na sa sobrang dami nating games sa abot hanggang April. So, feeling ko, dapat hindi kayo maubusan. So, bet responsibly. Hindi lang yung may CSGO pa tayo. Ang dami-dami diba? Nating pwedeng gawin. So, yung all-in kung ano. And all sabi na. Nga ni Daddy A, i-parlay nyo na lang. I-parlay nyo na lang, no? Parlay is the way. Yun. Madalas ka talagang matatalo doon kasi merong mga paisa-isang all-ads. Pero pagka tumama isa, palduhan talaga doon, mga papi. So, ayan. PM lang kayo sa Coinex page pag may katanungan kayo kung paano mag-parlay, paano mag-bet, saan bibili. Kasi pag nag-PM kayo, i-chat naman kung kanin talaga kayo mag-PM. Aha. Go on mid lane. Etong cookie ni Kishka, very beautiful. Sa first two kills nila in this 5-minute mark,
100% yung kanyang kill participation from top to mid lane. Who would have thought na may magtitiping kakampi sa 5 minute mark dito kay Sanctity, di ba? And I think wala pang level 60 Storm Spirit doon. Wala pa, ayan, excuse me po, ayun na, Mike and Pinks na naman tayo. Wala pa nagbibinata, si... nagbibinata lang. Nagbibinata lang, sorry guys. Yeah. Pero, ayan, pero as we speak, good guys, Vortex, pero... Level 6 na, yun lang. Swabe yung naiwan niya. Level 6 lang niya, sakto naman yung creeps. So, very unfortunate. Ay, very, very fortunate. Para kay Ember, totoo. Alright, so... Saan naging confident si Mikoto kanina, knowing na wala pa siyang level? Hindi, akala niya, hindi niya din talaga ina-expect yung ikot ni Kishka dun sa may mid lane. Kasi nga, 5-minute mark, wala pang level 6 dito si Sanctity. And yun yung tinake chance dito nitong si Snapfire. Given na kayang-kaya naman ni Sand King mag-lane, mag-isa dun sa top. Oh, why not? Diba? Punta na lang ako dito sa mid. Ganda, ganda ng value na kuha nila dun. That's Storm Spirit. Yeah. Pero may isa akong question. Do you think makakita tayo dito ng maraming null coming from Storm? Or sapat na yung dalawang null lang? Kasi di ba, alam natin may changes din dyan sa mga items na yan. After 25 minutes, nakakita nga ako na parang nag-arcane blink pa din yung mga Storm. Pwede tayong makakita siguro ng ano, naka-soul ring. Mag-soul ring yan si Storm. Kasi may kasama siya ditong Ayo. So baka yun lang yung gawin nila. Zip-zap lang talaga. Magiging maganda yun given na squishy naman yung supports dito ng Lilgan. Yun yung pwedeng gawin ni Storm together with Ayo. He can just go for them. Pero right after this tunnel, makuha niya lang yung wand. Baka nga yun, kumuha na siya ng soul ring. Kasi hindi niya pa kinukuha dahil nga hindi naman pupunta si Ayo sa ngayon. Wala pang... Tsaka mag-farm lang to si Mikoto for yes, sure eh. Wala kasi pa silang gagawin. Yung mga heroes nila, talagang timing for mid to late game eh. So no, there's no rush na si Mikoto. Tignan mo kahit yung haste. Pinang-farm niya na. Pinang-farm niya lang talaga niya. Kasi kailangan nila na hindi sila ma-out-farm dito ng Lilgan para magawa nila yung plano nila mamaya sa mid to late game. Wala pa, wala pa talaga. Sila nagfa-farm dito. IO Mars sa baba, sobrang stable nung lane. Pero speaking of Mikoto, ano yung item nung Ayo? I'm intrigued eh, kung ano na yung in-item dito ni Ayo. Iswerte, meron pong bounty. Matagal na rin magkasama ito si Hyde, no? And si Mikoto. Oo. Nasa boom sila before, so hindi naman na sila ganun na sobrang mga ngapa sa ano nila. Bagong-bago sa luma. Sa playstyle. Bagong luma. Bagong luma, kumbaga. New bagong team. Luma. Pero... same energy. Pero, ito na nga yung tinutukoy natin. Ayo into the storm. At mukhang babaghin na nga po itong si 423. That's Mikoto taking the kill. That's the debut kill of Talon. Good thing napunta kay Mikoto yung unang yon. Not only that, Kiri yung napunish nila. Yeah, nice rotation coming from Mikoto. Alam mo, ay isa to sa mga nililook forward ko na hero ni Mikoto. And Storm. Yan. Eh, pero kasi mabago lang. May naalala pala ako, may isa pang nakakairitang neutral. Ano yung naalala mo? Na-encounter mo na ba yung ano? Yung Ibon, si Big Bird? Ay, bad beats dyan. Yung may vacuum? Oo, may vacuum. Diba? Bad beats yun, sobrang slow ka lagi nun. Nun ko, late ko lang na ano, naalala. Sorry, kasi nakita ko yung... tornado eh. Yun lang, naisingit ko lang. Sorry. Okay, there's 23 Savage. Si 23 Savage dito. Actually, all is doing great right now dito sa Talon. Actually, si 23 Savage, nakakapag-farm siya ng sobra. Hindi na-disrupt once, kahit once, yung kanyang pagkuha ng stacks dito. So talagang kita mo for Talon kung ano yung ini-aim nila dito sa game natin. Yes. And for Lilgan, wala pa silang kinagawang kahit ano ditong action. So, I think they need to do something yun nga eh. As soon as possible. Medyo awkward for Lilgan. Kasi kaya kayo kumuha ng ganitong klase ng lineup. Para kayo yung mag-snowball. Magpupot kayo ng pressure. Pero sa... kasi hindi pa ata sapat to ngayon eh. Na si Sanctity wala pang item. Even yung Orb of Corrosion ata, kailangan niyang ano, kailangan niyang mabuo dito eh. Kumbaga, ang nangyari kasi, sa top, sa mid, meron naging commotion. Pero sa bottom, hindi sila nakapag-exert ng dominance. Whereas, ang smooth lang. Ang smooth lang nung ginagawa ni Marsh sa kanitong si Ayo. So, meaning to say, yun ngang Talon, magkakaroon sila ng option na, ah, okay, si Medusa nag-farm na sa top. Kailangan nalang puntahan ni Storm yung baba. And yun na lang yung tatargetin nila. Ngayon, yung carry nung Lilgan, pwedeng-pwedeng matarget. Mm-hmm. Diba? So, kailangan nilang gumawa ng move para mapilitan lumaban yung Talon. And,
eh, yun talaga yung mangyayari. Kailangan nilang mag-sacrifice para din magtuloy-tuloy dito yung Lil Gun. Pero baka iniintay lang nila yung timing nitong SK. Monkey King tsaka nitong Sun King para magsama sila, diba? Mm, SK dito. SK, oh, is they aiming for dagger. The early dagger. Mm. Soul ring lang, razor, and then boots, casual, and then dagger na agad. Yan na yung usual na nakikita ko. Kaya rin lumalabas yung SK. Kasi, binuhin mo yung mga post for ngayon, diba? Like Mirana, pwede mo talagang i-partner sa mga ganyang napakadali. Dagger in, and borrow strike, and then sandstorm kapag katapos para hindi ka ma-reveal yung position mo if walang sentry or dust. And then, tina mo yung kasama niya, Snapfire, di ba? Pagka Borrow Strike in ni SK, may Mortimer Kisses, may Epicenter. So, ang dami mong pwedeng gawin. So, you just have to wait for your timing ng dagger talaga. Yun, yun. Yeah. Kaya ba't hindi tayo nakakita ng kahit anong galaw for Lil Gun? Kasi naantay nila yung SK. Yes. And after nun, after makuha ng dagger, after makuha ni SK yung dagger niya, that's when si Sang Titi magsisimula na rin siyang sumama. Mm, possibly, no? So, eto na nga, mga Seb, yung ating bakbakan, nakapost muna. Kaya, ano pang iniintay nyo? Share nyo naman yung live stream natin, mga Seb. Baka naman, di ba? Game 1 pa lang to. This is a best of 3 series. So, alam nyo na, mga Seb. Okay? Natawa-tawa ko na sa comment. Ano yun? Ano yun? Parang napansin ko po ay last time, ay content creator pa rin naman po si Juni Boy. Hindi naman nag-dota. Nag-dota naman si Juni Boy. Hindi siya nag-pro. Hindi naman nag-pro. Yeah. Nag-dota lang. Nag-dota lang. Nag-dota lang si Juni Boy. Nadamay mga si Juni Boy. Pero shoutout sa lahat na nanonood sa coverage natin, mga sir. Thank you, mga idol. Sure, mga Seb. Baka naman, 750 tayo ngayon. Oh. Hindi, shawak sa mga hindi nakakaalam. We are the official broadcast on CNTU. Mukha tuloy tayo mayabang. So, paano ba yan? Paano ba yan? Mukha kami mayabang. Sa TikTok, di ba nakita mo yun? Hindi, hindi ako nag-TikTok. Ay, ganun. Parang bakit mo alam? Sa Facebook. Sa Facebook. Facebook lang ako eh. Nagpapalevel ako sa Facebook, pero teka lang, itong si SK masyado ka na malalim. Anong gusto mong ipatupad dyan? Magpapabasketball ka dyan sa mid? Isipin mo mag-isa doon, oh. Mag-isa siya lang siya doon. Magpapaliga ata dito sa mid si SK, pare. Yan, pero ito yung sinasabi mo kanina, no? Na after mabigyan ng magandang lane ni Hyde, etong si Mar, si KP, that's when saka na siya sasama kay Mikoto to provide yung mana regeneration na nahanap dito. Oh, no. Eto na! Maggagala na po ang Storm Ayo dito ngayon sa ating timing na to. 10-minute mark. Pwede tayong maka-expect sa rundown ng talo. Naku po, naiangat pa si Ace 12 dito ngayon sa may clip. Matay ba? Dali talaga. Nasa river na siya eh. Naiangat pa siya dun. Naiangat nga. No, nice play coming from that Rubik. Pero Epi, nag-dabog. Na-i-dust. Tignan mo yung mana ni Storm, ha? Pag naubusan, dinaya talaga mga Seb at mamamatay na lang dito ngayon si SK. Enough pa yung mana provided for Mikoto. Dominating na itong si Storm in a minute. Parang ilang minuto lang ang nakalipas. Aww. Diba? Ang ganda nung ginagawa dito ng Talon, showing some dominance early, even though alam natin na malakas early din yung Lil Gun, no? And yun nga, perfect laning phase talaga for this Talon, especially sa bottom lane. And you know, you don't have to be sobrang... sabihin na natin, sobrang aggressive sa lane. Hindi mo naman kailangan pumatay. Diyan. Kailangan mo lang EXP. You just have to be stable sa lane. Yan stable, yung gusto ng Talon dito. Ganun nangyari. Mars, maganda yung farm niya. Medusa, kitang-kita mo naman. Diba? You have to worry about sa ganitong klaseng Medusa na nasa taas this early. Monkey King. Mabagal mag-farm yan. Hindi yan yung tipo ng TA na mabilisan lang makahabol pagka na-behind. Pero teka lang, habang nag-uusap tayo dyan, si Rubik, maring madali, napatagal pa buhay niya with the telekinesis, sandstorm, still alive na si Batpa. Etong si MK, napasama pa, nagka-problema pa. Mortimer's Kisses will be there, but Storm Spirit in Ayo is going to help. And that's mega kill for Mikoto. Nahabol nyo nga yung Rubik, napatay nyo nga, kaso nagka-problema pa kayo dahil yun nga pong si MK namatay na. Pero Soulbind binigay, Double Silence, Phantom Embrace did connect for these two. Mikoto, we'll just have to escape, pero Sand King with a Burrow Strike in, Mikoto, yun na nga po yung... Ano na naman yung mana eh.
kanyang pag-iska po. May soul ring na ba? Munti ka na nga dito. Si Ayo yung tinawan. The Survivor. Mikoto, the Survivor. Actually, pwede pa silang lumaban dito eh. Na-refill yung yung bottle dito. Pwede pa silang pumalik dito. And ang maganda dito for the side of Talon, na-force nila yung reaction ng apat. Andaya, may sariling base. May sariling fountain si Mikoto eh. Totoo. Naku po, magkakamik na dito si Ayo. Pati buhay, ipoprovide niya yan. Walang gasolina crisis si Ayo. Asukal de mama. Mikoto. Si Ayo, mga kaibigan, ito na nga po. Team fight, Mikoto, taking down itong si Sun King. Kay pinawala man, pero Sanctity, yung laging kapalit, 23 Savage, still alive, barely hanging. Q on the other hand, mas slow siya na scatter blast, but that one will be there. Nag-buyback ba si Sanctity? Nakita ko yung pangalan niya doon kanina eh. Sure. Pero ang nakita ko doon is napakaganda ng Wukongs. Wukong, oo, maganda yung pagkasuna. Mabunding na nga, mabunding nang mayari si 23 Savage. Pero anak naman yung buhay niya. Oo, yun lang! Masyado kang greedy, kaibigan. Wala si Ayo dyan. Parang ako, gagawin ko din yun. Medyan na rin kasi yun eh. Di ba? Wala siya mahal. Wala. Tsaka kung meron talagang ano, kung meron talagang isang pinaka gustong-gusto si Storm Spirit na... Ano? Rune? Regen yun? Mga sir, kaso na javate.com.ph. Ano yun eh? Top 2 yun eh. Regen or ano? Regen or Arcane. Arcane. Yeah. Either of the 2 lang. Yes. Pero going back to the game dito, 3K gold lead para sa side ng Talon. Tatlong course pa rin naman naka-abante for them. It's just that nakakabawi na kahit papaano si Storm. Monkey King. Kasi laban na siya eh. Yes, malaban na. That's the good thing. No? Ano, pag i-compare mo siya kay Medusa. Si Medusa kasi, pwede ka naman sumama din. Pero, wait, hold on. Okay. Paktay. Diba? Paktay si Ember, isang mabilis lang mga kaibigan, in a blink of an eye. That's how you catch an Ember spirit siguro. Pero teka, aasi pa sila dito. There's gonna be some Inkswell. Madadodge yung start and that's gonna be Ace 12. Maasihan dito ng Talon. They could go for another one. KP might be targeted. Ano yung ginagawa ng Talon dito? Nung pinapasama na talaga din nila si 23 Savage this early. Ano na item? Dragon Lance and Yasha lang yung item. Hindi pala lang kasi it's just 15 minutes pa lang. And ganoon na agad yung item niya. And may ipon pa siya ha. May gold pa siya dito. So sobrang yaman talaga dito. Sabihin ko sana awkward para sa Lilgan kung ba't di sila lumalaban. Pero kaya pala ganun. Kasi ngayon pa lang sila magkakasama-sama. And they're planning to smoke up, I think. Kailangan nila mag-issue dito. Mag-issue ng team fight. Ayan. Kaso diba? Malive na rin si Mikoto, yun ang problema. Wala pa silang pang-address dito sa item na to. Yules. BKB ba? Or yun nga, mga BKBs. Wala pa eh. So, mahihirapan sila. Lagi silang mamaminus one sa team fight. So, they have to be careful dun sa IO and then sa Storm. Same was for the Mars, di ba? Pag nakahuli siya, kaya huli niya Ember Spirit eh. Kanina nakita mo, hindi na siya nakapag-react. Yan. Shout out sa mga kaibigan natin sa YouTube. Mga kaibigan, what's up? Hello sa inyo. Pati sa Facebook, of course. Hi. Magandang tanghali. For Lilgan, which is, they're not looking great at the moment. I told naku, you! Naku po, nabanggit pa nga, pero teka. Ito na nga ngayon si KP. Tutulungan ni Ayo together with Storm. Monkey King will be gone in a bit. And etong si Kuya mong Snapper sasama pa sa Dweems. 2 heroes gone. Just like that. For the side of Lilgan, Talon will have to bail out with the epicenter. Yayanigin niya na itong si KP. But the spear, dito ka lang sa gilid. Sami ni Mars at etong si Storm diving into this Ember Spirit. He will be locked down forever. Sanctity will be sleeping for a while. Sand King, napatipi na lang. Wasting the epicenter. Good attempt. Pero, ang pangit nung nangyari sa kanya doon gawa nung mag-isa na lang siya. Gusto ko idea eh. Epi niya dun sa loob si Mars. Kaso, wala na. I mean, right after nun. Para sa Lilgan dito. And speaking of sniping, kailangan gumising ng Lilgan dito na yung ginagawa nilang teamfight. Medyo messy. Sabihin na natin. Kasi namatay na dun si MK eh. And then, pinursue pa rin nila yung teamfight na yon, which is masyado nang malapit sa outpost, malapit to sa tier 2 tower, ang daming pwedeng tipihan ng mga kakampi nila. And,
Makunat si Mars. Makunat. Diba? May sphere. And then si Sanctity medyo malayo. But you know, it's just too messy yung team fight dito ng Lilgan. So they need to get a grip siguro, regroup, and si then... Si Kaisiro. Oo, oh, and mag-smoke ulit. Or, you know, try to just... Ayun nga, sabi ko kanina. Inhale, kasi ang ganda. Pero ganda ng ginagawa ng Talon. Kasi nga, alam nila na kailangan huminga ng Lilgan. Pero every time na may nakikita silang hero at magkakasama sila, basta malapit, kaya nila lumaban. Pinapunish agad nila. Yep. Whereas for Lilgan, kailangan talaga nila mag-stick dito ngayon para kung sakali man may maunas, side ng Talon, makuha agad nila bago pa man maka-relocate. Si yun na, speaking of relocate, ang bilis din talaga mag-group up ng Talon dito, JB. And si Mars, nakabang lang sa Kalsan. Speaking of, ito na naman, Yori, na naman ang Ungoy. How can you fight without the carry? And tulad na sinasabi ko kanina, kailangan nila talaga yung sama-sama sila para if ever merong nagsosolo na mauuna, kailangan nila, mapapunish nila yun. Kung possible. Pero at the moment... Wala silang solusyon dito ngayon sa Malev. Napakatagal pa niyan, BKB, long way to go pa for an MK. Kaso ang problema, talagang sinasakop na nitong dalawang to. Itong dalawang to lang ang sumasakop sa mapa nila. Ang hirap na, di ba? Skippy nagfa-farm, Medusa, may sarili din siyang mundo. Itong dalawang to talaga yung parang sobrang nakaka-pressure sa lanes. Kahit yung lane, hindi nila malainan eh. Isipin mo, because of that hero. Ang sabi, one-on-one. Ba't biglang may plus two? Always better than one, siguro, talaga. Diba? Ba't biglang merong dadating na naka-relocate? Eh, maaabangan ngayon si Ayo. Pero... Parang hindi ko gustong inaabangan mo yung Sanctity. Yun nga, dalawa bigla eh, ano? Ako po, okay. Wala pa rin siyang sagot dito sa Malev eh. So, nakakatakot, ano ng item ni, ano dito, ni 423? Wala pa rin eh. Pa-BKB pa lang siya, parang tagal pa nun eh. Well, badly needed yung BKB. Sinasalo ni 23 sa video, grabe. Okay, maganda to. Eepihan sa mukha ngayon, mga Sebeto na nga, pinaglalamon na nila yan, pati si Ayo warak na. And there's gonna be two heroes gone, but Storm is still here. Kaso, patay muna dito ngayon itong si Mars, nanlambot na din naman. And that's Lilgan's strength, the team fight capability. Double kill for Sanctity, pero Q stealing that burrow strike for him to escape successfully. Exiting that clash. Goods yun para sa Lilgan, for sure. Alam mo, nakita ko naman yung intention ni 23 Savage, pero kung ang bilis niya namatay doon, feeling ko alam ko din yung naging reaction ni 23 Savage doon. Kasi inangasan niya eh. Kasi alam niya na outfarm talaga yung mga, yung the rest of Lilgan. Pero yung damage output naman, di naman sa item na kukuha eh for Lilgan. Kasi sa kanya, sa item, di ba? Kasi kailangan mo ng manta, kailangan mo ng scad, kailangan mo ng mga items na pang damage, diba? But for Lilgan, di naman manggagaling doon. Manggagaling sa mga skills nila. Eh. Bukongs, Epi, sinalo lahat ni 23 Savage. Diba? Ano bang... Di ko lang ako nakangiti si 23 Savage. Ay, sorry akin. Ganun lang talaga. MBMB. My bad. Diba? Tsaka ano bang sabi ko? Pag nagsama-sama yung Lilgan, meron at meron talagang makukuha yan. And ang ganda pa na naging target nila doon. Or sabihin natin, casualty sa side ng Talon, which is that's Medusa pati Mars. Not only that, yung Ayo na patay nila, kaya hindi afford ni Storm. Hindi na pag-relocate. Pumasok dun. Kasi pag pumasok dun si Storm, ano yun? Suicide mission yun para sa kanya. Isa na siya sa mga miyembro ng Suicide Squad. Sa Suicide Squad talaga, pagka ganun ang nangyari. Yeah. But for Talon, they need to hold this a little bit longer kasi pa-BKB na itong si KP, paskadi na rin itong si Medusa. That's when they need to fight. Yan, tama. Pag nakuha nila yung mga item nila. So, timing na nila to. Alam ng Lilgan yun. So, they will try to smoke, get their together, and try to get some pick-offs lang at least. Tama. They need to keep their momentum going. Nakuha na nila eh. Alam na nila, kailangan natin magsama-sama. Nailang tuloy sila ngayon, oh. Kita mo, kaya na... Alam, mihintay nila eh. Alam nila, na masakit naman yung heroes dito ng Lilgan pag sama-sama. Pero hindi nila alam na ganun kabilis. Mamamatay si 23 Savage kanina. So, medyo may ilang na ngayon yung Talon. Uy, hindi pala natin pwedeng gawin yun kabasta. Kailangan muna natin more items bago gawin. Sino to?
Sino yung nasa taas? May nasisignal ang dalawa yan. Dalawa yan, papi. Storm pati Ayo. Naku po! Gusto nga nilang kunin si Kayo agad. Pero, you're too impatient, my brother! That is Sand King to fall right away. Lilgun's position had been broken. Talon will take advantage of that one. Pitas kung pitas pa, asi-asi lang. Dito ngayon si Storm together with Ayo. Bound strike did connect para nga dito ngayon kay Ayo. Pero the control kay Monkey King. Warak muna yung carry ng Lilgun. Talon is doing it. Kishka with that scatter blast. Matutulak palayo itong si Mikoto. But their side taking Kishka down. Sanctity tipping away ang nag-iisang hero na natira dito ngayon sa Lilgun. Kaya na sabi ko, warak yung position nila. That's why Talon took the chance. And this is a pre-roll shot. Oo, kala ko, yun na yun eh. Yung momentum na nakuha nila dun sa kaninang pagkapanalo nila sa teampad. Kala ko madadala na nila. But then again, nag-iwahiwalay na naman yung, alam mo yun, further target that ward, really commended. And you know what, for Lilgun, kala ko magkakaroon sila dito ng okay, pag IO, IO muna. Pag storm, storm muna. Hindi ganun yung nangyayari kung sino nakikita nila. Yun lang yung ina-attake nila. So, okay sana eh. Nakita sana nila yung IO storm. Magandang punishment yun. Pag napatay kaso nila, maluwag huminga. Pero, ano nangyari? Hindi na nahuhuli. Si SK naiwan sa dreams eh. Oo, si SK talaga yung mauuna dito. Walang iba. Hindi pwedeng si Sanctity kasi si Sanctity dito. Pwede siya mahuli ni Mars eh. Ang problema, nauna nga. Walang sumunod. Hindi na rin sila nakasunod kasi naharang na rin sila dito ng ibang heroes ng Talon. Naku po. Talon una, ulo. Yung Lilgun, mga Seb. Yung Talon naman, maganda ang ano nila dito ngayon. Ang galaw, di ba? Pero for now, I think susulitin nila itong Aegis by taking some objectives or pushing some lanes. Diba? Ayun, Medusa. Pinepersa niya na yung tier 2 mid. Oo! Maamba si Mikoto. Naka-double damage yun, ha? Oops, makamabal niya ba yan? Parang hindi. Oops, nakabisyo na siya. Pero naku po, na-silence! Ah, okay. Naku, set up yan! Set up? Ay, oh! Sino yun? Huh? Wait! Amang kiking ata yung inuhuli niya. Pero uy, naku po, si KP nagwala. Dapat ata si Sanctity na lang nagwala yung target niya eh. Kasi set up na yun eh. Diba? Pagka Yules, pwede mong abangan ng Sphere. Kasi gusto niyang idamay si MK. Oo ata. Pero di ko sure anong gustong gawin ni KP doon. Siya yung pro player sa atin. Diba? Pero teka lang, ito nga po ngayong si Kuya Masan King. Magiging buhangin na lang muna. Pero Ayo did fall. But 23 Savage will take a double. Plus 8 tower. That's a fruitful Aegis already. Kasi nakakuha na kayong 3 kills. Other than that, nakabasag pa kayo ng tier 2 mid. Yep. And it's about time for Talon na magsama-sama Aegis advantage na sa kanila. Tatayuan na lang ni 23 Savage to. Ito yung expertise naman talaga ng isang 23 Savage. Of course. Ever since, I remember T1 being on ESL and then yung mga isa sa mga naging hero kung bakit sila na-champion dun sa tournament na yun. Ito yun, Medusa ni 23 Savage. At saka, ano ba nasabi ko kanina? Yung Medusa kasi, siya yung late game hero. Pero pagka nabigyan ng too much space, parang early, okay pa din siya, di ba? So tingin mo, 26 minutes, ganyan agad item. Pero teka lang, ito na nga po ngayon si Monkey King together with the gang trying to punish this Medusa. Without the mana, he can't fight. But meron pa siyang Aegis 11 na iwan sa may likuran. Patay na nga si Aegis together with Kishka. Sand King has no option but to escape. Pero double kill para kay Mikoto to take him down. And I guess this game is about to end, mga kaibigan. Napabuyback na nga po si Snapfire. Ano nga sila magagawa kahit may buyback si Snapfire dito eh. What can wala siya ulti. Medusa, may IO na buff, Mikoto, sobrang dami niyang items. He can jump anytime. Malandi si IO ngayon. Madami siyang kakapitan pero Sanctity burado na! Oh my golly, what will Lilgun do pag wala na nga si Ember and I think GG will be called. Ayun na! It's over! GG! Tinawag na ng Lilgun, mga kaibigan. Talon. Eh, nagpanggap na lang na puno si Monkey King sa kahihiyan. Face the corner. Face the wall muna.
Yung si Anking. Ay, Monkey King rather. Very talented with the victory. Gaganda. And I didn't expect na gantong dominance yung ma-assert ng Talon. But I did expect na kaya nila talagang sabihin na natin ng ma-dominate tong anong to, tong DPC Division 2 na to. Kasi, di ba, you know, to be expected na malalakas sila eh, naturally. I am expecting individually. That based on their individual skills, records, based on favor, based on their history, based on their pro scene moments, di ba? But, ayun nga, good job for Talon for asserting dominance dito sa game number one. But for Lilgan, they need to bounce back. Best of three yung series natin. No doubt eh, no? Parang di ko rin masasabi na draft yun eh. Yan. It's just that they are way too good. Yung ano, masyado lang matagal lumaban yung and Lilgan. And a lot of errors coming from Lilgan. At saka awkward yung ginawa nila. Awkward yung mga skills nila, nabatuhan. Isipin mo, gusto nila mag-early game with their draft, pero hindi nila ginawa yung playstyle na dapat naaangkop dun sa draft nila. Pero anyways, we will go for the game to action, mga kaibigan. Relax, relax lang tayo dyan. Pero magbe-bet tayo for the game to. So, hindi gumana yung reverse prediction. Or yung contradiction dito ni Dan. So, baka tama na yung iniisip natin tama ngayon. Tama na ba this time? Tama na ba? Ako ha, based on dun sa performance, not gonna lie, parang pwedeng, gusto magtalo na. Pwedeng mag 2-0 talon to. Kasi nakita mo naman, gising na ang dragon kay Mikoto. Ah, oo. Totoo. Maganda yung performance ni Mikoto doon, together with Hyde all throughout. And 23 Savage, wala namang doubt dito sa carry na to. Kumbaga, walang bago dun eh. Walang bago sa diba? That's a typical, ano? That's a typical play of 23 Savage. Without this space provided by Mikoto, hindi siya makapag-farm ng ganun. Mm-hmm. Diba? So, ayun. Tayo ay magbe-bet sa Talon, mga kaibigan. Punta na rin kayo sa PNXBet. Be sure na humabol na kayo dyan sa Game 2. And mawala din kasi yung mga odds dyan. Pero mamaya may live odds. Try nyong i-check din. So, ayun nga. Maraming salamat, mga kaibigan. Thank you sa mga nanood. Be right back para sa Game 2 action ng series na to. Hello. Mas humirap ang goals ko. Kaya yan with Enervon Active because it has 12 immunity and energy power-ups. Bagong mundo, pwede ako. Comeback Active, powered by Enervon Active. Unilab yan.